Over time, marami po akong mga naikabit na mga accessories at saka ilang mga add-on sa sasakyan na ito na wala sa kanya nung una. So, share ko lang sa inyo kung paano ko to ikinabit dahil technically po, mahilig po tayo sa mga DIY. Ako lang po talaga ang nagkabit niyang mga yan. So, umpisa na natin dito sa pinakaharapan. Okay? So, mapapansin nyo po na meron akong garnish. Yan po ay garnish. So, nung ikinabit ko po ito, medyo bago-bago pa yung sasakyan, siguro mga 1 year pa lang din sa akin. And ang purpose po talaga nito ay hindi lang basta forma. No? Ang ganda kasi ng pagka-silver chrome niya. No? Maganda yung dating niya sa sasakyan, sa pagkablo niya. Pero, ang iniisip ko talaga nun is to protect din somehow yung ating lens. Kasi marami na ako nakita mga lens. Pag nabangga kahit papano, may laban naman siya, diba? Nga lang, medyo natatakpan lang niya yung mga ilang parts ng ating salamin or ng ating ilaw. So, ganun din syempre sa kabila. Yan din naman yan. Then, dito sa pinakailalim, sa Avanza Ipo, wala po talaga yung fog lamp. Ako lang din po ang nagkabit nito. Hindi ko pa siya nabibilihan ng silver or chrome na cover dito. Kaya siguro maybe in the future, pwede ko siyang ma-i-add. Then, another thing is ito pong tinatawag nating visor. So, may mga nagtataka, para saan ba yung visor na yan? Parang dagdag forma lang yata. Hindi po. Ang trabaho po nito ay kapag po maulan or gusto nating i-open yung loob natin na hindi tayo masyadong exposed, syempre habang umaanda ng sasakyan, hindi magdediretso yung alikabok sa atin, kundi dediretso po siya dito sa palabas lang din, no? Minsan maulan, ayaw mo ng aircon dahil malamig na sa loob. Minsan, mga ganun tayo, di ba? So, yun po yung function niyan. At ito po, yung ating door handle cover. Na chrome din po siya. Ganun din yan. Paikot naman po yan sa kabila. And then, dito sa likod naman, meron po tayong garnish din po siya dito sa likod. Meron din po akong nabiling cover po dito ng fuel. Fuel cover ang tawag sa kanya. Chrome din po siya. Mas na-typean ko yung chrome kasi mas ma-okay siya. And then, meron din po tayong mga door protection na rubber. Rubber po yan. At yan ay napakalaki ng tulong kasi kung wala yan, malamang marami ng mga nakonyatan tong sasakyan na to. At marami na rin nakakonyat sa kanya. So, kahit pa paano, meron tayong maliit na protection pag isa sarado, ibubukas natin ang pinto. So, yan po yung mga ilan sa mga common na naikabit ko dito. O, konti lang, pero sa loob, meron din po mga iba pa. Pero, ang gusto ko po talaga i-share sa inyo ay kung paano po natin i-maintain ang mga ito. Kasi, sa totoo lang po, naranasan ko po dito na itong cover ay kusang natuklap. Buti na lang nakita ko pa. At saka kahit po itong visor natutuklap. So, ano po yung ginagamit nating tape? Kung familiar po kayo sa tinatawag nating 3M tape, yun po ang ginagamit natin. Bakit po 3M at hindi mga double-sided tape? Kasi po, pag double-sided ang kinabit ninyo, for sure kapag nainitan ng araw yan, ay mabilis na po yan matutuklap. So, para maintindihan po natin kung paanong kinakabit o paano sineset itong ating 3M tape. Ito po yung 3M tape natin. Nabili ko lang po ito sa isang kilalang online shop. Binili ko siya doon kasi una, mas mura. Naranasan ko po bumili sa mga sikat na tindahan ng mga hardware sa mga malls. Medyo namahalan ako kasi yung mga benta nila, siguro dahil sa ano na rin, may tax or baka yung pwesto nila. Pero ito po, masasuggest ko po na mas mura po sa mga online shop. Kaya po, mas okay po doon na kayo bumili. Nabili ko po itong 3M tape na to para gamitin dito sa aking doorstep na ano cover. Ayan, sa likod po ito. Ang tawag nila dito ay step seal. Sa likod po 'yan. Pag binuksan niyo po 'yan sa likod, actually naidikit ko na po ito dati. Ang problema ko kalaunan na tanggal siya, natuklap sa hindi inaasahang sitwasyon. So, mabilis lang naman po siya gawin just like any other tape. Kung paano niyo siya po pwesto, imagine niyo na lang kung saan siya talaga tatama. Pero sa akin po kasi, ito yung pinaka-ideal kasi tinignan ko yung mga sequence paano tatama itong mismong ano na to, step seal na ito dun sa likod.
At mahalaga na masil ma, kumbaga masil natin yung buong ano para hindi siya pasukin ng basa-basa ng mga alikabok ng mga lupa kasi kadalasan yun po yung nakakatuklap. So, yun po. At nung nabili ko rin ito, medyo umangat po itong side na to. Ayan. Medyo umangat. I don't know, parang 3M tape din yung ginamit nila, yung clear yata. Ayan, makapansin nyo parang may nakadikit na glue. Pero sa malayo naman, hindi siya masyadong kita. So, ganun din sa kabila. Ito talaga, angat na angat to. Ginamitan ko lang po ito ng shoe glue. At kinlip ko po. Kaya matagal ko siyang naipit. Kaya yan, kapit na kapit. Wala siyang ano. And napansin ko lang sa kanya, kapag nakasarado siya, tumatama po yung pinto dito. Ayan, kita nyo naman siguro yan. So siguro marahil ay hindi ganun kadikit yung 3M tape na ginamit dito. So, tingin ko parang mga ordinaryong tape lang yun eh. Or I'm not sure kung gaano ka quality siya. Pero ako po talaga, sa tagal ko nang ginagamit yung 3M na ito, hanggang ngayon, 4 years na po itong sasakyan na ito, ay hindi pa po natutuklap itong aking mga kinabit gamit itong 3M tape. Ano po? Now, ang napansin ko sa 3M tape, kapag po ginamit nyo ito, mapapansin nyo na may mga times na natatanggal siya talaga. Parang kumbaga, parang kusa siyang natutuklap. Malagkit po siya eh. Ayan, mapapansin nyo naman. Hindi po ito sponsored, ano. Sinishare ko lang po sa inyo para next time di kayo mamroblema kung kayo magdi-DIY lang, magdidikit ng mga accessories. So, yung pagiging madikit niya na yan, parang may property siya na over time. Parang mas lalo siyang kumakapit kahit na naiinitan siya. Kaya niya mag-stick kahit na mainit na yung paligid. Kasi siyempre nabababad sa ano yan, di ba? Sa init ng araw. So just like this, pwede pa rin naman talaga siyang matuklap. Kaya lang yun nga, maging sensitive kayo. Siyempre isang araw baka mahulog na lang yan bigla. At lagi lang ako may naka-readying 3M tape. Kung di ako nagkakamali, nabili ko lang ng 200 something ito eh. Siguro mga ganito siya kakapal. Ayan, sapat na sapat para makapag-restore ako ng dikit nitong mga to. Turo ko rin po sa inyo kung paano po natin siya idinidikit. May mga pinanood na rin po ako dating tutorial paano ginagawa. Iba naman, basta dikit na lang. Ako po, ang isang natutunan ko ay gumagamit po ng alcohol. So, yun po ang gagawin natin. Ituturo ko po sa inyo paano gamin. Ayan, o. No? Diba? So, original po yan. Tara, kabit na natin. Ayan, nandito na tayo sa likod ng ating sasakyan. Binuksan na natin yung pinto dito. At dahil dito natin siya ikakabit, sisiguraduhin lang natin na malinis siya. So, kung walang kayo ng kahit anong basahan, siyempre malinis naman sana. No? At kailangan natin i-clear yung mga dumi-dumi. Mas okay din kung damp, pero kakapahugas ko lang itong sasakyan, kaya medyo madali lang naman pagpagin yung mga alikabok. So, yung mga gasgas, common po nangyayari yan sa sasakyan, kaya wag na po kayong masaktan, lalo na dun sa mga bagong may sasakyan, ano, tanggapin nyo na katotohanan, kahit ang talagang ingat mo, meron at merong gagasgas sa sasakyan mo. Ito nga, mga nakapark lang sa minsan, sa kung saan mo lang ipapark, eh, pagbalik mo, wala na, may tama na. So, ito po, ang una po ninyong gagawin, linisin nyo muna po ng maigi, punasan lang, kung ano yung kayang alisin na mga dumi, siguraduhin na walang kakapit na alikabok kasi baka yun pa yung maging sani para mas mabilis na matanggal yung ginawa natin. So sa mga nagtatanong bakit tayo gagamit ng alcohol, napakasimple lang po yung dahilan. Kasi po yung sasakyan natin, nilalagyan natin minsan ng mga wax o kaya may mga oils o kung anumang liquid na kumakapit dyan. May kakayahan po yung alcohol na at least somehow ay maalis po yung mga yon. If not man na matanggal niya talaga totally, kahit pa paano hindi nadudulas yung ating mga ilalagay na mga tapes. Diba? So yun po yung pinaka-idea po nito. So madali lang po ito gawin. Simple lang naman, meron kayong maliit na lalagyan kagaya nito, spray lang natin. Kung saan yung area na paglalagyan ninyo, tapos kumuha kayo ng cloth. Siyempre, mas maganda kung malinis, diba? Tapos sa kabilang side. Tapos, i-wipe lang natin ng tuloy-tuloy. Yan. Siguraduhin po natin malinis yung sasakyan natin para kapag kakabit na natin yung sticker natin o yung mismong 3M tape na tinatawag ay hindi po siya magkakaroon ng kahit anong klaseng mga magpapatanggal sa kanya. So, yan lang po, diba? Napakadali lang. So, lipat pa natin kabilang side naman. Iwawipe lang din natin siya. Yan. So, diba?
Antayin lang natin siya na matuyo hanggang sa totally wala na. Pwede niyong ulitin kahit mga dalawang beses siguro kung medyo duda pa kayo sa nakadikit na mga kung ano-ano mga dumi dito. So, maiwasan natin yon kapag ka tayo mismo ay nilalagyan natin or nililinis natin ng alcohol. So, di ba? That's the power of the alcohol. Ayan. So, kahit pa paano, natanggalan natin yung mga kung ano-anong malagkit dyan. Baka may dagta ng mangga o kung ano-anong saan tayo nagpark, di ba? So, kahit pa paano, alam natin na nabawasan man natin yung mga yun, di ba? So, ito, kagaya nito, tingnan ninyo. Gasgas po yan. So, kung meron na ako nung step seal na ito siguro noon, baka hindi na siya na nadali, di ba? Tingnan nyo. Dyan siya, di ba? Ay papaano meron siyang magiging ano dyan, cover. So kaya po ito ay gusto kong lagyan itong step seal na ito. So ayan, medyo angat po siya kung mapapansin ninyo. Pero kapag dinamitan na natin siya ng tape, ay lalapat naman po yan. Ayan. So diba? So kailangan na natin kalasin yung mga tapes nito. At pag ready na tayo, ay ilalapat natin siya. Dito mismo sa paglalagyan natin. Alright, tagalin na natin. Papansin nyo talagang grabe yung pagka-stick niya, no? So, yun lang po ginawa natin. Sigurado natin na lapat siya at hindi basta-basta matatanggal. So, kailangan lang po talaga dito simpleng diskarte. Takanawain nyo muna yung gagawin nyo, di ba? Bago nyo siya idikit. Naalala ko tuloy yung kinabit ko to. Talagang pahirapan. Dahil yung nabili ko rin po siya, yung tape na inilagay po dito ay parang hindi nga original. Kadalasan eh, madali lang din siya matuklap. Pero yun nga po, ako lang din po ang dumiskarte. Pero hanggang ngayon, I think more than 2 years na po itong nakakabit dito. Hanggang ngayon hindi pa rin siya na babaklas. Talagang medyo kinarir ko yung pagkakabit nito. Yan, so bukod sa matibay siya, kailangan matibay din talaga yung gagamitin mong tape. So salamat sa 3M sa pagkakabit. Yan, oh, di ba? Sino ang anak ko? Ayan, oh. Ayan, oh, pansin mo. Kailangan lang lagyan natin ng konting pressure para siguradong dumikit. Medyo tulak-tulak natin ng konti para lang lumapat. So okay sana to kung medyo natutukan din ng araw. Para kung ano man yung mga hindi dumidikit sa kanya, katulong din po yung init ng araw kasi pwede man natin siyang i-check bukas. So another thing we can do, pwede lang kumuha ng mga basahan, ilalapat natin dito. Kasi pag sinarado natin yung pinto, kailangan maitulak ito para masiguradong overnight maganda yung pagkakakapit niya. Right, so ito naman, sasabay ko na rin itong sumabay na bago nating garnish para sa ating fog lamp. So ito yung gagamitin po natin. Nabuksan ko na siya at nalagyan ko na siya ng mga added na 3M tapes. Yung pagkakuha ko po nito, mga gilid-gilid lang yung meron. So dinagdagan po natin. Yan, kabit na rin natin to. Ate, hawak mo lang si Iggy, ha.
Samahan mo lang si Iggy para hindi yan magwala. Kabit ko lang ito dito. Madali na naman po ito ikabit. Kailangan lang sentro tayo. Ayan, nakita ninyo, dumikit agad. Right. Natin si Papi Maigi para sigurado yung kakakabit natin. Ba yung pagkakalagay natin masyadong nakalutang, may chance pa tayo para i-adjust. So, ginagawa ko po dito, dito muna ako sa taas nito, focus. Ayan. So, nadikit na natin taas, saka lang natin siya bababa. Kasi kailangan lapat po siya sa mga endings. Possibility na hindi siya dumikit agad, that is fine. Pwede namang applyan ng konting pressure para dumikit. Ito po medyo may konti siyang hindi siya dumikit. Ang tingin ko ay yung 3M tape na kinabit nung seller, pero at least 3M tape sinecure lang natin. Mas maraming 3M tape to, meron din to sa mga paligid nyo dyan, meron din dito sa mga pagitan, and that will make it stick kasi tape lang to eh, hindi naman to talaga yung kumbaga hindi yan nakascrew, hindi yan nakaano. So may possibility talaga matanggal. Ano nangyari yun? It's either bibili ka ng panibago or kalasin mo na lang din yung isa para mag-match. And that's how it goes. So babalik-balikan na lang natin siya at secure natin na dumikit. Tingnan natin itsura niya. Alright, so this is the final product. Yung isa medyo may lumulutang siya. Again, kailangan natin lagyan to ng bagyang pressure para dumikit. May hindi man siya dumikit na side, pero somehow meron tayong mga ibang dinikit na tape dyan. Medyo malakas yung lagiting nito. And for sure, yung dikit yan ng mga tape na nasa sulok-sulok nito. So, hindi siya ganun kadikit. Buti na lang, meron tayong mga ibang supported na tape dyan. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta sa ating YouTube channel. Oh, no! Maraming salamat po sa patuloy niyong panonood sa ating YouTube channel.
Alam ko po sa mga simpleng kapareho nito may mga natututunan na kayo. Kung bago lang po kayo dito sa ating YouTube channel ay in-encourage ko po kayo na i-hit nyo po yung subscribe button para sigurado namang lagi kayong updated. No? So, kung meron po kayong mga ideas pa na iba, pwede nyo rin pong i-comment sa ilalim para baka meron din akong hindi alam or gusto ko rin matutunan galing sa inyo, na experience ninyo, excited din po ako na gawin yan. So again, maraming salamat po sa inyo lahat. God bless po.